ang buhay ay gaganda, ang araw ay sasaya pag si Jesus ay ating kasama. Dito ni Sharon po, your devotion leader for today. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Good morning, Knox family and friends. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good afternoon or good evening naman sa mga kapatid natin abroad or saan mang panig kayo na andon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Today is not just another day but a new blessed day given to us by God. Because every gising is a blessing. Especially blessing ang araw na ito para sa mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang birthday today, November 23. We'd like to greet a happy, happy birthday to Lynn Oliver, Venus Heralde, Ate Wilma Tatad! Ate Wilma, happy birthday po! At ganun din, happy birthday kay Deaconess Marloni de Guzman. Deaconess Marloni, we are praying for your fast recovery. At dalangin namin na patuloy na ipagkaloob ng Panginoon ang complete na kagalingan sa iyo. Ganun din, binabati natin si Mikey Charis Rodrigo and Mark Ray Pascual. Happy, happy birthday po! May the God of hope fill you with all the joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. God bless po. May you have many more birthdays to come. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Una sa lahat ay aming pong idinadalangin ang aming mga kapatid na sa araw na ito ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na idinagdag mo sa kanila. At ang dalangin po namin, ang lahat ng pangarap ng kanilang puso, sang-ayon sa iyong kalooban ay iyo pong ipagkaloob. Samahan mo kami Panginoon sa oras na ito as we start our day Panginoon. Dalangin namin ang inspirasyon ng inyong mga salita sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Pangunahan mo po kami, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran, ang iyong pong mensahe, Panginoon, ang aming marinig. Sa lahat ng mga kasama kong kapatid na nanonood, nakikinig ngayon, mangusap ka po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us worship God with this song. Sa pasimula ng ating morning devotion, Count Your Blessing. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them. Surprise!
conflict, whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na kay sarap bilangin ng mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ang pamagat po ng ating devotion ay Counting Your Blessing. Mula po sa Ephesians chapter 5 verse 20, always giving thanks to God the Father for all things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Meron pong kasabihan na pag hindi ka daw makatulog, magbilang ka na lang ng mga tupa. Naranasan niyo po bang magbilang ng mga tupa tuwing kayo ay hindi makakatulog? Sabi naman ng ilan ay magbilang daw ng mga bituin para ikaw ay makatulog. Pero mga kapatid, sa umagang ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, kapag hindi kayo makatulog dahil sa dami ng problema at mga negatibong nangyayari sa buhay mo at mga pagsubok na iniisip mo, count your blessing. Yes, count your blessing. Bilangin mo ang mga pagpapalang bigay ng Panginoon sa iyo. Well, ang maaaring tanong ng ilan sa atin, ano ba ang mabuting maidudulot when we count our blessing in the midst of negativities of life? Meron ba tayong mapapala kung may problema na nga tayo, pero ang iisipin pa natin ay ang mga pagpapalang tinanggap natin? Magbibigay ng solusyon ba ito sa kasalukuyang problema na kinakaharap natin? Maaring hindi ito magre-resolve ng ating problema. Subalit sa pagbibilang ng mga pagpapalang tinanggap na at tinatanggap pa natin, ay mayroong benepisyo itong ibinibigay sa atin. Una po na nais kong ibahagi sa inyo, it shows that you are grateful. Counting your blessing is important. It shows that you are grateful, a feeling of appreciation towards the giver. You recognize the giver, not just the gift. Napakahalaga po niya na huwag lang tayong nakafocus doon sa natanggap nating regalo o pagpapala, bagkos doon sa nagkaloob. Let us show our appreciation and gratefulness to the giver. Tayo din naman kapag nagbibigay tayo at yung taong binigyan natin ay nare-recall yung mga gifts natin sa kanya simula noong una hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nakakataba ng puso kasi hindi nila nakakalimutan ang mga kabutihan at kaloob na binigay natin sa kanila. It is better to be grateful for our blessing than to take them for granted. When we take something for granted, we do not appreciate it. Sometimes we are not appreciative of our good fortune and blessing until they are gone. When we count our blessing, it simply say, I am thankful for my family, I am thankful for my friends, I am thankful for my health, I am thankful for my job and for my work. Pangalawa po, it helps us to focus on the positive aspects of life. Counting your blessing is important because it helps us to focus not on the negativities but on the positive aspects of life. Mula sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind and focus and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on the things that are on the earth which have only temporal value.
count your blessing rather than naming all your troubles and problems. Kapag puro po problema na lang ang iniisip natin, pagkagising pa lang natin sa umaga o kaya bago tayo matulog, problema ang lagi nating iniisip, hindi ba't mas nakakaramdam tayo ng kabigatan? Mas nafe-feeling down tayo at iniisip natin na minsan, hay, wala na bang katapusan ng problemang ito? Ang katotohanan ay, oo, dahil kaakibat na ng buhay ang problema, hindi ito mawawala, mapapalitan lang ng iba pang problema. Kaya kung ang ating isipan ay nakatuon na lang lagi sa mga problema, mahihirapan tayong ngumiti. Mahihirapan tayong ngumiti. Sabi nga nating mga Pilipino, kasabihan ng mga Pilipino, na kapag nakakakita tayo ng taong nakasimangot, sinasabi natin, oh, sambakol na naman ang mukha mo. Pero gaya nga nung sinabi ko noong mga nakaraang devotion natin, ang sekreto sa masayang buhay ay yung pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat in all circumstances, kaya magagawa mo pa rin ngumiti. So kapatid, in times of troubles, instead of mentioning all your problems, set your mind and keep focus on the things above. Count your blessing and thank God. Pangatlo po, it helps us to acknowledge the blessings in all its forms. Counting your blessings is important dahil mas magiging aware tayo sa mga ibinibigay at ginagawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nakikilala natin na ang blessing ay hindi laging obvious o nakaka-amaze o nakaka-surprise na bagay. Ang blessing ay hindi laging yung answers prayer natin. Ang blessing ay hindi laging yung things that bring us happiness or things that helps us. May tatlong forms daw po ng blessing na hindi natin dapat i-ignore at itong nais ko i-share din sa inyo. Una po, yung small blessing, mixed blessing, and blessing in disguise. Give thanks for small blessing. Ito yung mga bagay na madalas nating i-ignore. Mga bagay na meron na tayo na binigay ng Panginoon. Halimbawa po nito ay meron daw isang lalaki na inis dahil naplata ng gulong ang kanyang sasakyan. Pagdating doon sa vulcanizing shop, hindi pa rin nawawala ang inis niya dahil sa abala ng kanyang sasakyan. Pero na-rebuke siya noong nakausap siya noong worker doon sa vulcanizing shop. Sabi nito, "Buti nga ikaw, sir, may sasakyan. Ako, madami ng gulong na sasakyan ang nagawa. Pero hanggang ngayon, gulong lang ang meron ako." Give thanks in small things. Marami tayo nito na hindi lang natin napapansin kasi nasanay na tayo na nandyan na siya. Kaya minsan, kung kailan wala na, saka lang natin na-realize ang kahalagahan nito. Pangalawa po, yung tinatawag nating mixed blessing. A mixed blessing is something that is both good and bad. A situation or things na merong advantage or disadvantage. Example po nito ay na-promote ka sa company pero ikaw ay na-assign sa malayong lugar at malayo sa isang pamilya. O kaya ang mga kabataang maagang nagkaroon ng anak. It's a mixed blessing. Hindi man maganda ang kalagayan pero pagpapala pa rin dahil sa kaloob na panibagong buhay. Marami sa atin ang nakakaranas ng mixed blessings. May negatibo mang dulot ito pero meron din namang mabuting idudulot sa atin at doon natin i-focus ang ating pagpapasalamat. At yung pangatlong form ng blessing daw po ay madalas natin gamitin, blessing in disguise. A blessing in disguise is a bad event or situation but the outcome or the result is actually good. Madalas natin gamitin expression na iyan, blessing in disguise. Sa mga pangyayari sa buhay natin na akala natin hindi mabuti, yun pala makabubuti naman para sa atin. Kaya minsan nasasabi natin, kaya pala nangyari ang bagay na ito kasi merong magandang plano ang Diyos sa buhay ko, sa buhay mo. It's a blessing in disguise. Mga kapatid, meron ba kayong karanasan na kinukonsider ninyong blessing in disguise? Maaari nyo pong i-share sa amin, i-comment sa ating chat box upang marinig din naman namin ang mga pagpapasalamat na ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Kaya mga kapatid, anumang form ng blessing iyan, let us not forget to count our blessing and thank the Lord. Gaya nga ng lyrics ng ating awit kanina, count your blessing, name them one by one,
Count your blessing, see what God hath done. Count your blessing, see what God hath done. Pag lagi po natin ginagawa ito, nare-realize natin na marami pala tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. At ang mga pagpapalang ito ay mas higit na marami pala kaysa mga problema at pagsubok na kinakaharap natin sa bawat araw. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, na hindi sasapat ang aming mga daliri sa kamay at paa upang bilangin ang mga pagpapalang iyo pong ibinibigay sa amin. Lord, salamat po. Hindi man kami karapat-dapat sa mga blessing na ito, ay patuloy mo pa rin ipinapagkaloob sa amin. Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa mga pagkakataon na naandyan na yung pagpapala pero hindi namin nare-recognize na ito ay mula sa iyo. Na ibinigay mo na sa amin yung blessing pero madalas ini-ignore lang namin. Patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy na ibukas mo ang aming puso, ang aming mga mata, Panginoon, upang makita namin ang iyong pagkilos, ang iyong paggawa sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Tunay, Panginoon, na ang lahat ng pagpapalang ito, O Diyos, nawa na iyong ibinibigay sa amin, ay matumbasan naman din namin, Panginoon, ng buhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po sa umagang ito, sa iyong paalala, na instead of naming and mentioning all our troubles and problems, Panginoon, mas mainam na bilangin na lang namin ang mga pagpapala na iyong ibinigay sa amin. Dahil sa pamagitan nito, Panginoon, mas lalo kaming mai-inspire, Panginoon, na magpatuloy in spite of anumang situation at kalagayan namin sa buhay. Patuloy itong magbibigay ng hope sa amin, Panginoon, upang ang anumang pagsubok ay aming pong mapagtagumpayan sapagkat higit na mas marami ang pagpapala mo kaysa sa mga bagay na hindi magandang nangyayari sa amin. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Patuloy mo po kaming samahan sa lahat ng aming gagawin. Itinataas ko po sa iyo ang mga kapatid ko na kasamang nananalangin sa oras na ito. Ang ilan sa amin ay merong kahilingan ng kagalingan, ng provision sa pangangailangan, ng wisdom, Panginoon, sa mga desisyon na kanilang kailangan gawin, Panginoon. Kami po ay iyong samahan, O Diyos. Patuloy ng iyong dakilang kalooban po ang mapangyari sa aming mga buhay. We pray, Father God, for every family, Panginoon, ang mga sambahayan na aming kinabibilangan, ang aming pong church, even ang aming bansa, Panginoon, ay idinadalangin po namin sa iyo. Pasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw nawa ang makita at maghari sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much po, mga ka-faith, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa devotion sa araw na ito. Magkita-kita uli po tayo next Tuesday and every day. And please don't forget to like, share, and subscribe ang ating Facebook account and YouTube account. I-share niyo po sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kakilala, upang sila din naman ay makarinig ng salita ng Panginoon. Don't forget, in times of trouble, just count your blessing. Thank you po for joining us today. Keep safe, follow health protocols, and God bless po!